Alright, so what's up mga lods? So ngayon, nakaka-excite yung gagawin nating tutorial kasi gagawa tayo ng tutorial kung paano magsimula or paano gumawa ng account or paano bumili ng skill token sa Android phone. Okay? So let's start! First, Yandex Browser. As usual, Yandex Browser. Tapos, Binance. Then, GCash. So, ang unang gagawin natin mga lods is magka-cash in tayo ng pera sa Binance or from GCash to Binance. Okay? So, let's start. Punta tayo sa trades. Yan. Tapos, click natin P2P. Upper right. Yan. Hanap tayo. Taas na ng dollars. Yan. Buy tayo. Chat natin siya. Sending Union Bank yung. So, punta tayo ng GCash. So, bank transfer tayo. Click natin Union Bank. Tapos, yung amount na gusto nyong i- cash in. So, copy lang mga lods. Yan, copy lang. Send. Confirm. Tapos, yan. Screenshot natin. Yan. Tapos, punta tayo dito. Transfer next. Chat natin yung seller. Done. Send tayo ng screenshot. Yan. Hintayin natin siya mag-release. So, goods na. Balik tayo. Click natin yung wallets lower right. Tapos, P2P. Yan. Click natin transfer. Transfer. Then, yung BTC, click natin USDT. Click natin max. Yan. So, transfer. So, yung funds natin sa P2P, ililipat natin sa spot. Para bibili tayo ng BNB. Yan. Market, tapos 100%. Yan. Pag may BNB ka na mga lods, yan. So, next na gagawin natin is, pupunta tayo sa Yandex Browser. Yan, eto. So, make sure na yung dinownload nyo na Yandex is yung Yandex Browser with Protect. Okay? So, click natin browser. Yan. So, as usual, search natin MetaMask Chrome extension. Etong first, chrome.google.com na MetaMask. Tapos, close natin. Not compatible, lower right, tatlong dots. Click natin desktop version. Yan. Click natin add to Chrome. Add extension. Yan. So, get started. So, kung meron na kayong account sa MetaMask, left side lang import. So, kung bago pa lang kayo, right side create. Okay? So, left side tayo, import wallet. I agree. Tapos, ilagay nyo dito yung
seed phrase nyo. So yun ang mga lods, tapos na. So click natin import. Yan, all done. Yan. So Binance Network C Crypto Blade. So yung next na gagawin natin is mag-add tayo ng Binance Network. Okay? Hindi yung ETH. So eto yung click natin. Yan. Tapos custom RPC. Uy. Short. New RPC earn. Eto. Copy natin yan. Chain ID 56. Current symbol BNB. Tapos copy natin to. Save. Okay. So X natin. Then yan na, nag-reflect na. Add token. So search natin again dito, Crypto Blade Coin Gecko. Yan. So click natin tong first. So hanapin natin yung address. Saan na yung napunta? Ah, ito. So copy natin. Yan. Paste tayo. Next. Add tokens. Yan. Back. So pag meron na tayong MetaMask mga lods, close natin lahat. Okay? Yan. So search natin ApeSwap. Etong .finance. Yan. So pinakataas, click natin connect. Click natin MetaMask. Tapos lower part, merong number 2. Click natin yan. Confirm natin sa MetaMask. Next. Connect. Yun. Pag nag-white na mga lods, click again yung number 2. Balik. Or close natin to. Click natin yan. Okay? So next na gagawin, upper left corner, tatlong lines. Yan. Merong trade. Exchange. Tayo natin mag-load. So, medyo lag. Tayo nyo lang. Lumabas yung exchange. Ito pala. Tatlong line sa upper right. Click natin swap. Oy. Bakit hindi? Try natin mga lods desktop version. Yun. Huli ka. So desktop version mga lods, don't forget. Then connect natin ulit upper right, connect to wallet. MetaMask. Try again. So dito tayo sa baba. Next. Connect. Connecting good. Ulit. Try again. Yun. Pumasok na. Okay? So, next na gagawin natin, itatransfer natin yung BNB na binili natin sa Binance papuntang MetaMask para mag-reflect yung BNB dito. Okay? So, yung gagawin natin, click ulit yung tatlong lines sa baba. Click natin extensions. Yan. Open natin MetaMask. X. So, copy natin tong account or etong address baba ng account 1. Copied. So, balik tayo sa Binance. Yan. Hintayin lang mag-load. Medyo lag. Yan. So click natin wallets.
Tapos, spot. Click natin BNB. Yan. So, yan. Nag-stop na. So, click natin withdrawal. Ilalagay na address is yung address ng Binance network nyo sa MetaMask. Yung kinopy natin kanina. Yan. So, click natin yung max. Tapos, withdrawal. Confirm. So, dito, nag-block yung screen. So, send code. Kunin nyo sa SMS at Gmail. Tapos, click natin to. Submit. Yan. So, pag nasubmit na mga Lods, hintayin natin doon sa Yandex browser sa ApeSwap. Okay? So, yan. Nag-reflect na yung BNB natin mga Lods na, dito sa Yandex browser. So, next na gagawin natin is iswap natin yung BNB papuntang skill. Or yung skill kasi na token mga Lods, yun yung ginagamit sa CryptoBlades. So, click natin itong select a token katabi ng matching. So, type natin skill. Yan. Click natin yan. So, max. Click natin yung max. Tapos, swap. Confirm. So, baba yung number 2. Yan. Tapos, confirm. Na pag mag-white na, number 2 ulit. X. Tapos, dito. Close. Okay. So, tignan natin if na success na. Hintayin lang. Bakit nag-failed? Hintayin na natin. So, ito mga Lods, trinay kong click tong settings. Clinic ko yung 0.1%. Nag-failed siya kanina. Tapos, try nating 3.12 lang. Yan. Tapos, click natin yung swap. Confirm. Hindi pa rin. So, click natin 1%. Yan. Tapos, 3. Click natin yung 3. Tapos, swap. Confirm. Yun. Click natin sa MetaMask. Confirm. Kung nag-white na, close. Balik. So, sana nag... yun, nag-confirm. So, tignan natin. Yun, sa balance. Nag-reflect na. Okay? So, huwag nyo isagad. Tapos, pag hindi nyo gustong mag-fail na mag-fail, set up nyo into 1% yung slippage tolerance. Tapos, wag nyo isagad yung skill nyo. Okay? So, pag okay na,
clear natin tong tab. Tapos search natin app dot CryptoBlades .com .io pala, sorry. Go. Alright. So, eto na siya mga lods. Nag-load na. So, click natin yung okay. Yan. So, next na lalabas is configure MetaMask. Click natin yan. Tapos, yung sa baba, number 3, confirm natin sa MetaMask. Itong isa, next, connect, yun. Ito, na-add na yun mga lods. Yun. So, eto na siya. Meron na akong tatlong characters kanina. Nag-buy ako. So, yung prices mga lods, tignan nyo na lang sa CoinGecko. Nasa 1,500 isang skill. So, click nyo yung tong market. Yan. So, click natin browse characters. Tapos, level. Click natin 1 to 10. Element, lightning. Yung akin. Okay, take note mga lods ha. Yung bibilhin yung character is dapat same sa weapon. Okay? So, kung lightning yung characters nyo, make sure na yung weapons nyo din is lightning. So, sa 1 star muna, sa mga walang budget, yan. So, daming pagpipilian. So, click nyo lang yan. So, pag nakabili ka na ng character, magko-confirm yan sa MetaMask. Etong si number 1, magna-number 2 yan. Confirm nyo dyan. Tapos, make sure mga lods na meron kayong sapat na gas fee dito sa marketplace. Kasi yung akin, 3 skills kanina. Tapos, kinonvert ko yung 0.3 na skills para meron akong pang gas fee. Then, yung 2.7, yun yung binili ko na characters. Tapos, reforge ako. Yun. So, again, click natin tong browse characters. So, kung lightning yung character nyo, yan, pili kayo dyan. So, take note mga lods, ha? I-check nyo yung stamina kung meron pang stamina. Kasi merong mga tao nagsisell dito na uubusin nila yung stamina tapos isesell nila sa marketplace. So, pag binili nyo yung walang stamina, mag-aantay pa kayo ng every 5 minutes isang stamina. So, sa 24 hours, meron kayong 5 to 7 battles. So, ingat-ingat lang talaga. So, hindi ko nakita or hindi ko na check yung link. So, mag-research pa ako mamaya kung ano yung stamina checker. So, ako, nakabili ako ng isa ngayon. So, yun, ubos yung stamina. saan ba yung makikita? Click na lang natin desktop version sa baba. Ah, naka-desktop na pala siya. So, yan. Dito sa gilid. Click natin yan. Tapos, hide wallet warning. On natin. Then, yan. Go na. So, click natin itong combat mga lods. Yan. So, meron akong level 14 dalawa, tapos isang level 8. Again, hinahanap ko yung stamina eh. Kung saan makikita. Ah, yun. Dito pala. Yung 29, eto, kita nyo. Yung merong level 14 katabi, merong 29 over 200. 11 over 200. 8 over 200. Okay? So, again, every 5 minutes, isang stamina. Tapos, makakalaro kayo kung meron na kayong 40 stamina. Okay?
So, same nito, merong mga element, merong fire, merong earth, lightning, water, at fire. Okay? Yung sa akin mga lords, lightning yung pinili ko, etong sa gitna, kasi medyo kaya ko yung medyo mataas yung chance ko pag mag click ko yung water tapos fire. So medyo mahina ako sa earth tapos fire din. So depende na yan kung ano yung lalabas na characters dito. So merong apat na characters dyan. So meron nakalagay possible victory, very likely victory, yan apat sila or lima ata or apat. So newbie pa rin or newbie din ako mga lords. Kanina na ano ba yan? Kanina umaga na ako nag-start. Then meron na tayong 3 characters. So pwede yung dual account or multi account dito mga lords kung ilan yung makakaya yung account. Yan. Mag-create account lang kayo sa MetaMask. Then mag-auto switch na yan. Okay, so sabayan nyo kong i-explore si Crypto Blades. So, sa mga nagtatanong kung paano mag-cash out, every 15 days, merong early withdraw tax. Okay? Early withdraw tax. Tapos, pag kinabukasan, minus 1%, so 14% na lang yung tax. Kinabukasan ulit, 13% na lang yung tax, hanggang maging 0 sa 15 days. Okay? So, mas mabuti na every 15 days kayo mag-claim para walang early withdraw tax. So, suggest ko mga lords, maganda yung laro. Para lang siyang Alien World na click-click lang, click-click. Walang actual talaga na game or walang actual na gameplay sa ngayon. So, makaka-earn ka na. Mag-invest ka lang, siguro. Ah, salamat nga pala sa sponsor ko mga lords. Merong nag-sponsor sa akin ng pera para makapagsimula dito sa laro, isang subscriber natin. So hindi niya lang ipa-mention yung name niya. So yun, nag-ambag siya ng konti kasi gusto niyang i-tutorial ko to. Okay, para makita niyo rin at para makagawa din kayo ng account kung may plano kayong mag-invest. Okay, so ito yung first tutorial ko mga lords kung paano magbili, kung paano gumawa ng account. Okay? So marami pa tayong i-explore sa larong ito. Tapos na tayo kang may DeFi pet, waiting na lang tayo sa mga announcement. Tapos kang Axie, medyo scrappy pa yung server. Hintayin na lang natin kasi wala tayong magagawa kung puro reklamo tayo. Tapos, nag-try ako nitong Crypto Blades. So, last June siya nag-start. So, yun na. Level 14 na yung dalawang account ko. Yung dalawang character ko, characters. Tapos, meron akong isang level 8. Okay? So, kung meron akong mga kulang or meron akong mga maling nasabi, comment nyo na sa comment section. I-discuss natin yan. Okay? So, yun lang mga lords. At least, naturuan ko kayo kung paano mag-set up at maglaro sa Android phone. Kasi yung iba, naglalaro sila sa laptop or PC. So, at least, medyo handy na kasi nasa cellphone na yung laro kahit saan tayo magpunta. Tapos, may data tayo. Click-click na lang. Click-click every 40 stamina. Okay? So, suggest ko lang, huwag nyong ipa-full yung stamina. Okay? Yung sa akin, pagpapatong na siya ng 40, ibabattle ko na siya. So, pag 40, battle, 40, battle. So, yung maximum na stamina mga lords is 200. Every 5 minutes, isang stamina. So, eto na sila. Yung tatlong characters ko. So, yun lang mga lords. So, abang-abang lang sa next update at next tutorial ko sa Crypto Blades. Newbie din ako. So, sabay-sabay tayo mag-explore. Again, don't forget to
Like, share, and subscribe. Peace.